JL, agad kong sinalubong sa labas ang binata. Hi baby, mabilis naman niya akong hinalikan sa labi at niyakap ng sobrang higpit. Namiss kita ka agad. Tipid akong ngumiti at tinitigan siya. Andito ang ina mo. Bahagya siyang nagulat sa sinabi ko at hindi napakibo. Pero ilang sandali lang ay napalitan iyon ng ngiti. Ipapakilala kita kay mama. JL, pinigilan ko ang kanyang kamay na nakahawak sa akin. Bakit? Umiling ako at napahugot ang malalim na hininga. Wala. Pagpasok namin sa loob, ay siyang pagbaba ng senyora sa hagdanan. Lumarawan ang galak sa itsura nito, pero na makita nito ang hawak ni JL ang kamay ko, agad umarko ang kilay nito at tila hindi na gustuhan ang nakita. Hi ma, I'm glad to see you here. Lumapit siya sa ina at hinalikan ito sa pisngi nang tuluyan ang nakababa. Pagkatapos ay bumalik agad sa akin at pinakilala sa matanda. Ma, si Feli, ang babaeng papakasalan ko at ihaharap ko sa dambana balang araw. What? Hindi makapaniwalang bulalas naman ang matanda. Tumalim ang tingin nito sa akin. Are you out of your mind, JL? God, napasupo ito sa noo. Napatingin ako sa kanya. He looked at me and pressed my hand. Pinapahiwatig niya na huwag ako mag-alaala. Tumango ako bilang sagot. I love her, ma. Pinal na sagot ang binata. Love is bullshit. Ikakasal na kayo ni Chelsea. Huwag na huwag ka magtatakang itigil iyon, JL, or else hindi kita ituturing na anak. Humigpit ang pagkakahawak niya sa akin at ramdam ko ang galit na nagsimulang umusbong sa kanya. Nice to see you, ma. Mabigat na bigkas niya at hinila ko palabas ang bahay na iyon. Mabilis siya akong pinasakay sa kanyang kotse at pinaarangkada iyon papalayo. Nagdadalawang isip ako kung magsasalita ba ako o hindi ngayon. Pinili kong manahimik at hinayaan siya sa pagmamaneho sa daan. Pinapangako ko, Feli, hindi kita iiwan. Ikaw lang ang babae na papakasalan ko at hindi ito mababago ni mama. Ginagap niya ang kamay ko at saka iyon hinalikan. Hindi ko mapigil ang mapaluha. Sana nga, tutuparin niya iyon. Baka matulad ako sa kaibigan ko na iniwan lang na parang baliwala. Ipinarada niya sa isang tabi ang sasakyan at masuyong pinahiran ang luha na pumatak sa aking mata. Hey, huwag kang umiyak. Nababahalang saad niya. Magiging okay rin ang lahat. Trust me. Tipid akong ngumiti. Salamat. Pero hindi pala ganito kasimple ang lahat kung ito ay nakala ko. Kung masaya ang isang tao, may taong darating din at handang sisira sa sayang na darama mo. Hindi ko nga alam kung bakit ganito kalupit ang panahon sa akin. Pero hindi. Hindi ako susuko hanggat patuloy ako pinaglalaban ni JL sa kanyang ina. Bukas makalawa, darating na totoong nagmamay-ari sa aking anak. Panimula ng matandang senyora habang nasa bakuran ako at ang didilig ng halaman. Kaya magbalut-balut ka na dahil may kaso pang isasampa si Chelsea sa iyo. Hindi ako kumibo. Ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Hanggat kaya kong tiisin, magtitiis ako. Hoy, kung kinakausap kita, humarap ka. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan humarap sa matanda. Maarteng pinagbasa niya ako mula ulo hanggang paa. Inuulit ko, umalis ka na sa bahay na ito sa buhay ng anak ko. Hindi lang ang isang tulad mo ang nababagi sa aking anak at sa aming pamilya. Si Jay lang ang pwedeng magpaalis sa akin dito, senyora. Matigas kong sagot para ipahawatig sa kanya na hindi ako natatakot. Umarko ang kanyang kilay at galit na dinuro ako ng kanyang pamaypay. Tingnan natin. Saka ako tinalikuran na parang basahan na pinandidirihan. Nakagat ko na lamang ang aking labi at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Bahala na kung saan ako dadalhin ng agos ng panahon. Basta ang mahalaga, kasama ko ang aking anak at ang lalaki kahit ang bigat sa aking dibdib na kasama ang matandang senyora. Nang dumating si Chelsea,
mas lalo nang dagdagan ang bigat na nararamdaman ko. 2, laban sa 1. Kung ako ang tatanungin, mukhang talo ako nito, pero alam ko, mahal ako ni JL, at kaya niya akong ipaglaban. No, tell me, it's not true. Tell me it's a joke. Tell me. Histeryang sigaw ni Chelsea. Nang sabihin ito ni JL sa babae, nasa tabi lang ako ng binata, habang pinabantayan ko muna kay Mel sa school ang bata. Maagang dumating ang babae, at mabilis kong tinawagan si JL sa bagay na iyon. Hindi na matutuloy ang kasal natin, Chelsea. Si Feli, ang totoong mahal ko, at siya ang papakasalan ko. Kalmadong sabi ni JL. Halos mangyak-ngyak, at sigaw naman ang babae. At agad itong dadaluhan ng senyora na siyang kadarating lamang galing salon. Ano bang nangyayari rito? Galit na, tanong nito. Yumakap si Chelsea rito na umiiyak. Tita, ginayuman ng bruhang iyan ang fiancé ko. Sabay turo sa akin. Come on, Chelsea. Hindi ako ginayuman ni Feli. Sadyang mahal ko lang talaga siya at ramdam ito ng puso ko. Ours was just nothing. Nagsimula si business at kayamanan. How could you talk to your fiancé like that, JL? Mabilis ang lumapit ang mata ng senyora kay JL at sinampal ang lalaki. Matutuloy ang kasal ninyong dalawa. Napasingap ako. Malakas ang sampal na pinakawala ng matanda pero hindi natinag ang mukha ni JL. Dumilim lang ang kanyang anyo at hindi nagustuhan ang ginawa ng kanyang ina. Matutuloy ang kasal namin dalawa ni Feli. At kung hindi niyo gusto na maging asawa ko ang babaeng mahal ko, pwede kang hindi dumalumama. Lumarawan ang gulat at galit sa mukha ng ginang, lalo na si Chelsea. Sa akin sila nakatingin na para bang ako may kasalanan at dapat ako managot sa kanilang dalawa. Halika na, Feli. Nilungon niya ako at hinawakan sa kamay. Excuse us. Susunduin lang namin ang aming anak. You're out of your mind. Galit na bulalas ang kanyang ina. Kulang na lang magsagaw ito sa tindi ng galit. Baliw ka na sa babaeng iyan. Pati anak ng kapatid mo, inaako mo na. Hindi siya pinansin ni JL. Nagpatuloy lang kami sa paglabas para sunduin si JC school. Pero alam ko, umiiwas lamang siya sa malaking gulo. I'm sorry, baby. Ano ka ba? Ako nga ang hihingi dapat ng tawad sa'yo dahil nag-away kayo ng iyong mama. Dahil mahal kita, kaya pinaglalaban kita sa kanya. Nangako ako, isusuko ko ang lahat para sa'yo at ngayon na ang araw na iyon. Kung itatakwil ako ni mama bilang anak niya, fine. After all, nasa akin ka. Ngumiti siya at tinama ang aking pisngi. Naluha na lamang ako sa kanyang sinabi. Hindi ko napigilan ang sarili na yakapin siya ng mahigpit at labis ang pasasalamat ko sa pagmamahal na pinagkaloob niya sa akin. Ako na yata ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Samantala si Chelsea, hindi ko ito matatanggap ng isang bruhang kagaya lang ni Feli ang aagaw sa akin sa puso ni JL. Babawiin ko ang lalaki by hook or by crook. Kung kinakailangan pagalawin ang kapangyarihan ng aking pamilya, gagawin ko para ibalik si JL sa akin. Pero hindi ko na iyon gagawin dahil alam ko tutulungan ako ni tita. Kaya pala lagi ko napapansin ang mga kakaibang sulyap at titig ng babaeng iyon sa fiancé ko. Ginamit niya ang bata para mapalapit kay JL at mahulog ang loob sa kanya. At iyon nga, sinamantala agad niya ang pagkakataon. Ang landi talaga ng bruhang iyon. Hindi ko matatanggap na siya ang papakasalan ngayong next month na ang kasal namin. Ako ang kanyang papakasalan at gagawin ko ang lahat-lahat para magdurusa siya at kung bakit binanggani ako. Pagsisisihan niya ang araw na ito kung bakit inagaw niya sa akin ang lalaking pag-aari ko. Kukunin ko ang sakin. Tita, tulungan mo ako mabawi si JL. Don't worry, iha. Gagawin ko sa kanya yung ginawa ko sa kaibigan niyang hampas lupa at mukhang pera. Malaking pera lang ang katapat ng babaeng iyon para layuan niya ang anak ko. Ba, tita? Diba, hindi tinanggap ng babaeng nabuntis na Emil yung perang sinampal mo sa kanya? Epokrita kasi ang babaeng iyon. Gusto pa yata
buong kayamanan ng pamilya namin ang kanyang kunin. Kaya tinakot namin si Emil. Buti na lang, hindi matigas ang ulo ng batang iyon at sumunod agad sa aming gusto. Napangiti ako. Hindi ako nag-iisa. Kakampi ko talaga ang senyora. Kawawang Feli. Ngayon, masaya siya. Bukas, luluha siya. Akin lang ang lalaki. Akin lang si JL. Nahihirapan akong gumalaw ng maayos. Ngayon magkasama kaming lahat. Kahit malaki ang mansyon, pakiramdam ko, lumiliit iyon. Lalo na, mainit ang dugo ng dalawa sa akin. Gusto nga ni JL na ilipat niya ako sa isang kondo kasama si Jay, pero umayaw ako. Heto ang pera, umalis ka na. Napalingon ako sa matandang senyora na ngayon din sa aking harapan at inabot sa akin ang isang makapal na sobre. Hindi ako tanga para hindi alam ang ibig sabihin niyon. Hindi ako mukhang pera, senyora, kung yan ang tingin mo sa akin. Kalmang saad ko pero nagsimulang umusbong ang galit sa akin. Ngumisi naman siya at kumuha pa ng isang sobra sa kanyang bag. Gusto mo doble? Heto. Hala, umalis ka na sa buhay ng anak ko, lintaka. Napahugot ako ng malalim na hininga. Ganyan ba talaga ang tingin ninyo sa aming mahihirap na tao? Binibili. Kung kaya ninyong bayaran ang lahat ng bagay sa mundong ito, pwes, senyora, ako hindi. Mabigat ang sagot ko. Bahala na. Kung kabastusan ang pinakita kong asal, wala na akong pakialam doon. Nirerespeto at ginagalang ko ang matandang ito. Pero ito mismo ang bumubura sa pagrespetong pinapakita ko. Kung ayaw mong bilhin ka ng pera, layuan mo na ang anak ko. Kulang na lang ay duraan niya ako sa panidiring nararamdaman niya habang kaharap ako. Hindi ko po gagawin iyon. Nagmamahalan kaming dalawa ng anak mo. Pasensya ka na, senyora. Bahagya akong yumukod upang talikuran siya at iwan. Pero bigla niyang hinila ang braso ko. At sinampal ang malakas sa akin ang makapal na sobre na may lamang pera. Nasa teresa kami ng mga sandaling iyon. Buti na lang, wala si Jay para makita ang ginagawang ito na matanda sa akin. Nabaling ang aking pisngi sa lakas ng sampal na binigay niya. Masakit iyon. Pero tiniis ko ang luha ko na huwag pumatak at ipakita sa kanya na mahina akong babae. Tapos na po kayo? Nagtaas ako ng tingin at sinalubong ang galit na galit niyang mga mata. Heto pa ang isang pisngi ko, sampalin niyo na rin. Napansin ko, natigilan siya sa ginawa ko pero ngumiti lang ako. Kahit ilang ulit mo pa po akong sampalin, hindi ko lalayuan ang anak mo. Pero hindi ko natuloy ang ibig sabihin nang dumapo sa kabilang pisngi ko ang kamay na matandang senyora. Nalaglag ang isang butil ng luha sa aking mata. Kung ayaw mong layuan ang anak ko ang lalayo sa'yo. Malakas ang sigaw niya at tinitigan ako ng masama. Mapakla akong ngumiti. Gawin mo po ang gusto mong gawin, senyora. Pero ito lang ang huling sasabihin ko. Oras na, dumapo pa ulit ang kamay mo sa mukha ko. Hindi ako mangingiming patulan ka. Kahit inakapan ng lalaking minahal ko at mahal na mahal ko. At walang paalam kung siyang tinalikuran at iniwan. Galit naman na nagsisigaw siya at minumura ako. Hindi ko na siya pinansin pa. Hindi ko akalain ganito pala kasama ang ugali ng matanda. Kaya pala, hindi naging maligaya ang kaibigan ko sa piling ni Emil. Sa nangyari ngayon, papayag na ako ilipat ni JL sa kondo. Baka sa susunod, ako na ang sasampal sa mukha ng matandang senyora. Ano nangyari sa pisngi mo? Puna sa akin ni JL na mapansin niya ang pisngi ko na mamagaki na hapunan. Nag-iwas ako ng tingin. Wala ito. Saka ako umupo sa dulo ng kama. Matiim niya akong tinitigan at nalapitan. May ginawa sa'yo si mama ano? Nagtaas ako ng tingin. JL, pwede ba? Lumipat mo na kami sandali ni Jay. Nasabi ko rin sa wakas. Sabi na nga ba? Yumukod siya sa harap ko at ginagap ang aking kamay. I'm sorry baby. Wala ako kanina para ipagtanggol ka. Halos maiiyak na saad niya. Ngumiti na lang ako. Ikaw talaga. Wala ito. Kapag kuwa tumayo siya
at akmang lalabas ang pintuan. Saan ka pupunta? Haharapin ko si mama. Hindi ka niya dapat ganituhin. Bahagyan tumaas ang kanyang boses. Lalo na, nang mapasilip siya sa namamaga kong pisngi. Huwag na. Mas lalo lang magagalit sa iyo ang mama mo. Mabuti, ilipat mo na lang kami ni Jay. Napabuntuhin nga siya. Okay, baby. Bukas sa bukas din, ay aalis ko kayo ng bata dito. Lumapit siya sa akin at dinama ang aking pisngi. Gagamutin natin yung pisngi mo. Daddy, dito na po ba tayo titira? Tanong ni Jay nung nasa loob na kami ng bagong nilipatan ng condo. Yes, son. Para maprotektahan ko si mami, sabi ni JL. Ate, saan po ito ilalagay? Napatingin ako kay Mela. Sinama ko rin siya sa paglipat namin. Dahil hindi na rin iba ang pagtingin ko sa babaeng ito. Para ko na rin siyang kadugo. Hindi pumasok sa trabaho ng araw na iyon si JL. Tinulungan niya ako na iayos ang mga gamit namin. Siya rin na nagluto ng pagkain namin sa araw na ito. At aaminin ko, masarap siya magluto kaysa sa akin. Aramdam ko ang pagmamahal niya at pag-aalaga sa amin ni Jay. Ngayon kaming apat na lang sa kondo, panatag na ang pakiramdam ko. Hey, ibaba mo nga ako. Tinitingnan tayo ni Jay. Natatawang wika ko kay JL. Binuhatiya kasi ako at inikot-ikot sa ere na parang bagong kasal. Tumatawa naman si Jay at masayang pumapalakpak. Yehey! Love talaga ni Daddy si Mami. Hindi lang love, kundi love na love ni Daddy si Mami. Pag-uulit naman ni JL. Kinikilig naman ako, hinampas siya sa balikat. Ibaba mo na ako, okay? Oo na. Love, na love rin kita. Hoy, I love you. I love you too. I love you three. Biglang dugtong ko. Natawa siya at gigila kinagat ang aking braso. Pero mahina lang. I love you forever. Natigil lang kami sa sweetness naming dalawa nang tumakbo sa amin si Jay at ang ungulit na sumali sa kulitan namin. Daddy, sali ako. Sali ako please. Napapangiti, umiling siya at saka ako binaba. Ang bata ang hirap naman niya at sinakay sa kanyang leeg. Pagkatapos, ininakawan ako ng halik sa labi. Natatawa, hinurot ko siya sa tagiliran. Kahit hawak niya si Jay, sakay sa kanyang leg ngayon. Napuno namin ng harutan at laro ang araw na iyon. Sumasayaw sa ritmo at saya na kami lang ang nakakarinig. Para kaming isang pamilya, pero ang kasiyahang nadarama ko ngayon ay may kapalit pala. Bitch! Gigila-gigila sambit ni Chelsea. Nasa school ako ng time na ito. Binabantayan ko si Jay. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng babaeng ito o ano ang kanyang sadya. Nilakasan pa niya ang pagtawag sa akin ng bitch. Ilan sa mga magulang na naroroon na naghihintay sa kanilang mga anak ay napapalingon sa amin. Ano bang ginagawa mo rito? Magsampak ka ba ng kaso? Okay, sa korte tayo magkita. Sa ngayon, umalis ka na. Pinagtaasan ko siya ng kilay at hinarap siya sa malahayop na ugali niya. Talaga lang ha? Mataray na, sinuyod niya ako ng tingin. Hindi ka lang malandi. Mga agaw ka pa ng fiancé. But don't me. Bilang na ang araw mo na pag-aari mo ang tunay na pag-aari ko. Kapag oras na dumating ang araw na iyon, iiyak ang talunan. Ngumisi siya at mabilis akong binarahan ng talikod. Natigilan ako ng bahagya sa mga salitang binitawan niya. Nakaramdam ako ng kaba, pero itinapon ko rin agad iyong kabang nararamdaman ko. Ang sama pa ng tingin sa akin ng ibang mga magulang na nandun. Para bang hinuhusgahan nila ako, gayong hindi naman nila alam ang tunay na kwento. Ang sasama nila kung makatingin sa akin. Pinagwalang bahala ko na lamang iyon. Ang mahalaga, mahal ako ni JL at mahal ko rin siya. Hindi naman siguro masama, di ba? Lumipas ang mga araw na kahit papaano, panatag ang kalooban ko. Hindi na rin ako ginugulo pa ng mata ng senyora at Chelsea. Mukhang napagod yata o naghahanap lamang ang mga ito ng magandang tiyempo para sigurin ako. Pero kahit anong kanilang gawin, hindi sila magwawagi sa akin. Nasa playground kami ni Jay ng mga sandaling iyon.
araw ng Sabado, kaya naman nagaya ang anak ko na mamasyal at makipaglaro sa kapobatang na andon. Wala si JL, may ka-business deal ito sa isang malaking kumpanya. Aayawan sana niya ito dahil kapag araw ng Sabado, sa amin nito ginugugol ng bata. Importanteng makuha niya ang kliyenteng iyon para mas lalong lumaki at lumago ang kumpanya na kanyang hinahawakan. Mami, bili tayo ng ice cream o, ungot sa akin ni Jay nang may nagdaan na sorbetero. Oo na, bibilin ka ni Mami, okay? Ngingiti-ngiti ako na kumuha ng pera sa akong bag at tumayo para bumili ng ice cream. Dalawang binili ko para tigisa kami. Feli! Napalingon ako kung sino man ang tumatawag sa aking pangalan. Bahagya pa ako nagulat na makita si Nick. Malungkot ang kaslap ng kanyang mga matang nakatunghay sa akin. Nick! Tipid akong ngumiti sa kanya. Andito ka pala. Napadaan lang nang mapansin ko kayong dalawa ng anak mo. Wika niya at saka sinulyapan si Jay. Hi baby! Kinawayan niya ang bata. Pasiglang bumati naman si Jay sa kanya. Hello tito! Kapag kuway. Nagaya si Nick na mag-usap kami. Ayoko sana, pero may kasalanan din naman ako sa kanya, kaya pumayag ako. Sa isang bench na kung saan ako nakaupo kanina, kami naupo. Hindi ko na kinain ang aking ice cream na binili. Binigay ko na lang ito sa isang bata na dumaan. Nick, I'm sorry nga pala. Panimula ko. Matagal naman siya bago sumagot at matimlay na tinitigan ako sa mata. Alam mo ba, hindi ako makapaniwala na umibig sa'yo si JL. Para kung binagsakan ng langit na malamang pag-aari ka niya, malungkot niyang saad. Nagbaba ako ng tingin at utos kaibigan na ginagap ang kanyang kamay. Nick, sa totoo lang, binigyan din kita ng pagkakataon dati, pero umatras ka nang malaman mong may Jay sa buhay ko. Nabigla lang ako ng Feli, pero hindi naman ako binigyan ng pagkakataong bawiin iyon. Isang araw na lang, nalaman ko, kayo na ng pinsan ko. Marahan akong napabuntong hininga. Mahal ko si JL. Binawi ko ang aking kamay. Tumango naman siya. Alam ko, mahal mo siya at mahal ka niya. Sayang lang, ako na sanang nasa katayuan niya ngayon, kundi sana ako umatras agad. May pangihinayang niyang saad. Hindi Nick, mas una ko siyang minahal ilang taon na ang nagdaan. Ngumiti ako sa kanya. Gulat naman siyang napatingin sa akin at takang napatanong. Walang pagdadalawang isip na sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko. Magaan pakiramdam ko sa kanya at panahon na rin siguro na malaman niya ang totoo. After all, magpinsan sila ang dalawa ni JL. What? Hindi makapaniwala ang bulalas niya. Kitang-kita ko ang pagkagulat, panghihinayang at pagsisisi sa kanyang gwapong mukha. Ngayon alam ko na. Thank you ha. Wika ko. Para saan? Sa lahat. Ngayon, pwede ba maging magkaibigan tayo, Nick? Matagal bago siya nakaimik. Tinitigan niya ako at humugot ang malalim na buntong hininga. Wala na ba talaga akong pag-asa sa iyo? Tila nagmamakaawa niyang tanong. Nick, ngumiti siya. I see. Mahal mo nga talaga ang pinsan ko, Feli. Hoping you all the best. Inabot niya ang kamay ko at ginagap iyon. Naniniwala na ako sa love, pero ang love palang iyon ay hindi nakatakda para sa akin. Sandali siyang tumigil at pilit pinapaluwag ang dibdib. Kapag may problema ka, handa akong dumamay bilang kaibigan mo. Diniin pa niya ang salitang kaibigan. Maluwang akong napangiti at walang pagdalawang isip na niyakap siya. Salamat, Nick. Gumanti rin siya ng yakap sa akin. Walang ibig sabihin kundi bilang isang kaibigan na lamang. Pagkatapos noon, nilibre niya kami ng pagkain ni Jay sa isang fast food chain. Para bang friend celebration naming dalawa. At muling na ulit iyon pagsakay namin sa carousel. Samantala ay marahan namang napangiti si Chelsea na makita ang larawang nakunan. Ito ang ebidensya ng kapatunay na malandi ang Feli na iyon. Si Nick ang kasama sa picture at kilala ko ang lalaking ito na pinsan ni JL.
Magpinsan pa talaga ang sinungkit niya. Tingnan ko lang kung hindi siya kasuklaman ni JL. Oras na makita ang larawan nilang dalawa na naghaharutan sa public place. Ngunit bago iyon, may isa pa akong plano. Hindi to alam ng matandang senyora at wala akong balak na ipaalam pa sa kanya. Alam ko, against siya sa plano kong ito. Siya ba naman kasi eh, puro katandaan lang ang iniisip. After nung sinampal niya ang bruhang iyon, hindi na siya gumalaw pa. Kaya ako naman ang dapat gumawa ng paraan para iwan at kasuklaman ng lalaking mahal ko ang bruhang Feli na iyon. Isa lang ang nasa isip ko, kundi ang inaangking anak ni Feli. Kapag mawala ang bata na ang dahilan ay siya, masusuklam sa kanya si JL at isali pa ang larawang hawak ko. Doble ang galit ng matitikman niya. Lihim akong tumawa at pinaandar ang kotse upang lumayo. Nagsisimula pa lang ang laro. May bit-bit na balon si Jay. Pabalik na kami para sumakay sa kotse ni Nick. Ihatid niya kami pa uwi sa kondo na kung saan kami nakatira. May balon. Biglang bumitaw sa pagkakahawak sa akin si Jay at pabilis na sinundan iyon. Jay! Tawag ko pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagsunod ng lumilipad na balon na sadyang tinatangay ng hangin. Wait lang mami, kukunin ko lang ang lobo. Jay, baby, mabilis naman namin siyang sinundan ni Nick nang tumakbo siya patungo sa daan. Wait lang! Isang humaharurot na sasakyan na kung saan nanggaling ang papatungo sa kanyang direksyon. Isang malakas na tili ang kumabala sa aking lalamunan. Jay! Para akong namanhid at nabingi na makita ang isang pangyayari na halos ikainog ng mundo ko. Mabilis na tumala po sa isang tabi ang aking anak at bumagsak na parang wala ng buhay na mahagip ang kanyang katawan. Agad namang humarurot paalis sa sasakyan na nakabangga sa anak ko. Agad ang sipatakan ng mga luha sa aking mata nang makalapit ako sa kanya. Nanginginig ang aking katawan at di ko alam ang gagawin. Para ako pinagbagsakan ng langit at lupa. Mabuti na lang at andito si Nick. Siya ang bumuhat sa bata upang isakay sa kanyang kotse at dalhin sa malapit na ospital. Naging manhid at tulala ako sa backseat habang walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko. Yakap-yakap ko ang aking anak na naliligo sa sariling dugo. Hold on baby, malapit na tayo. Hold on. Halos pali pa rin naman ni Nick ang sasakyan sa daan habang pasulyap-sulyap sa amin. Umiiyak siya. Jay, nanginginig ang labi ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin sa mga oras na ito. Sari-saring emosyon ang bumalot sa akin at walang ibang laman ang isip ko kundi ang kalagayan ng anak ko. Agad nagkagulo ang mga attendant nang dumating kami at inasikaso ang bata. Halos maglupasay ako sa kakaiyak na ipasok siya sa emergency room para maligtas ang kanyang kalagayan. Feli, awang-awa naman na niyakap ako ni Nick. Nick, ang anak ko! Ang anak ko! Hindi ko mapigil ang umiyak sa dibdib niya. Para kong kinuna ng isang bahagi ng puso ko. Masakit. Hindi ko kayang makitang ganito ang kalagayan ni Jay. Don't cry. Everything will be okay. Jay is brave. He is a brave boy. Feli, magtiwala ka sa anak mo. Pampaluwag niya sa nararamdaman ko. Hinagod niya rin ang aking likuran. Hindi ko alam kung kakalma ba ako o hindi. Hanggat hindi ko nakikita na okay ang bata, hindi ako magiging okay. Kung pwede lang na andun ako sa kanyang tabi at hawakan ng kanyang kamay para malaman niya na nandito ako. Ako ang kanyang ina. Matapos ang business deal ko ng araw na ito, ay sumakay na ako ng kotse para umuwi at makita ang aking mag-ina. Ngunit bago ako nakasakay, may isang lalaki lumapit sa akin at agabot ang isang envelope pagkatapos ay agad din tumalikod at nawala. Nagtataka, napatingin ako sa hawak kong envelope. Binuksan ko iyon at laking gulat ko na makita kung sino ang nasa larawan. Damn! Galit na nahampas ko ang manibela. Dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng ating kwento. Ano kaya ang nilalaman ng envelope na hawak ni JL at bakit kaya siya galit na galit?
paano magbabago ang relasyon ni Rafael at JL dahil sa nangyaring aksidente? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone.